Magandang araw mga kapatid. San man tayo sa mundo, nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pinahayag ni attorney or spokes ng bayan Harry Roque tungkol po sa dissenting opinion ni retired commissioner Roway Noganzon mga kapatid. Pero bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat, shout out po sa lahat ng aking mga subscribers, ang aking mga tagsubaybay at saka siyempre sa mga magsusubscribe pa dyan mga kapatid. Maraming salamat po. At huwag na rin kalimutan, share, i-like at saka mag-comment sa video ng ito mga kapatid para sa at huwag kalimutan pindutin ng notification bell mga kapatid para ma-notify tayo pag mayroon tayong bagong upload na video o kaya magla-live stream po tayo mga God bless pa more. Again, George Sir Vlogs, maraming salamat po. Ay, magandang hapon po uli. Welcome back to the Uncensored Spokes. Ngayon po'y atres ng Pebrero, retirado na po si Commissioner Rowena Guanzon. Kasama rin po nagretiro ang ating chairman ng COMELEC at yung si Commissioner Co. Ang tanong, kahapon o nung isang araw linabas ni Commissioner Guanzon, yung di umano ay kanyang dissenting opinion. Ano ngayon mangyayari dun sa dissenting opinion niya ngayong siya'y retirado na po at hindi pa na po promulgate yung desisyon sa DQ case ng First Division, no? DQ case ni Apo Bongbong sa First Division. Well, ang sagot po dyan, Belar, wala. Walang epekto po yung kanyang dissenting opinion. Dahil ang dissenting opinion po ay walang bisa kung hindi po na po promulgate yung kaso mismo. At dahil retirado na si Commissioner Guanzon, hindi na siya po pwedeng mag-issue ng dissenting opinion. Ano mangyayari doon sa First Division? Dahil kulang na na sila ng isa, no? At wala na silang presiding commissioner. Ang magiging presiding commissioner po nila ay yung pinaka-senior na COMELEC commissioner. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po si dating Justice Inting, no? Siya po ang aakto na bilang presiding officer or chairman ng First Division. Na po pwede ba kong mag-promulgate ang First Division? Bagamat wala na si Commissioner Guanzon, ay pwedeng-pwede po. Dahil kaya nga po na talaga si Commissioner Inting bilang isang presiding chairman para mabuo yung division of three. So ngayon wala na si Guanzon, paano nang butuhan? Well, mukha pong magiging unanimous na yung butuhan na ibasura yung DQ petition. Bakit? Kasi po si Commissioner Inting, siya rin po yung nagsulat ng ponensya o siya nagsulat ng desisyon doon sa DQ case ni Apo Bongbong doon po sa Second Division. So dahil pareho pong issue, syempre hindi naman po pwedeng mag-iba ng opinion si Commissioner Inting, no? So inaasahan po natin na pagdating dito sa First Division, dahil unanimous po ang magiging desisyon, ay magkakaroon ng majority opinion na walang dissenting opinion. So ano ang epektong legal effect nung pinakalat ni Commissioner Guanzon na kanyang dissenting opinion? Wala po. That's an ordinary piece of paper. Pwede na pong itapon yan sa basura, no? Dahil wala po yung legal effect kapag hindi po na-promulgate officially ang desisyon. Now, looking back, bakit ganun ang ginawa ni Commissioner Guanzon, no? Called attention to the fact na dapat ma-disqualify si Apo Bongbong. Well, alam niyo po, dating politiko naman itong si Commissioner Guanzon. She knows what to do as a politician. Siguro po ngayon nakita ko na kung bakit ang mga politiko hindi talagang maging mahistrado, no? Kasi ako, politiko naman ako, talaga naman kapag meron kang pinapanigan, talagang lumalabas ang totoo mong kulay. At hindi ko naman po sinasabi na walang paniniwala, walang biases at sinong mahistrado. Sa totoo lang po, sa tunay na buhay, lahat po ng maestrado may bias. Pero ang hinihingi po ng batas ay yung maging responsable sa kanyang pagdedesisyon. Hindi po natin maaalis talaga yung bias sa tao dahil ang mga commissioners, ang mga WES, bumoboto rin yan at meron silang pinipiling kandidato. Tanggapin natin yon. Pero ang importante po dahil sa sinumpaang katungkulan bilang commissioner o maestrado na
susunod sa saligang batas at sa batas, kinakailangan ng mga desisyon ay sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabi na labag sa batas ang desisyon ni ang naging di umano ay dissenting opinion ni Commissioner Guanzon. I cannot call it dissenting opinion po kasi papel na lang po 'yon, no. Yung opinion na lang ni Commissioner Guanzon, no, yung papel na inisyo niya, yung opinion niya, no. Well, karapatan po niya 'yan. So bagamat wala pong bisa yung kanyang dissenting opinion, that forms part ng kanyang karapatan ng malayang pananalita at malayang panunulo pagkasusulat, no. So alam natin na kung anong boto niya at alam natin na doon sa at least anim na mga commissioners na nagdesisyon ng issue, kaisa-isahan lamang si Commissioner Guanzon na nagsabi na dapat ma-detew si Apo Bongbong. So, anong mangyayari dito? Well, syempre po, pagkatapos ng desisyon, po pwedeng mag-motion for reconsideration yung mga partido. So sa tingin ko naman po, hindi na magbabago ang desisyon ng kahit kaninong desisyon kasi naging controversial naman po itong kasong to na pag-aralan mabuti ng mga Comelec commissioners at sa tingin ko naman, unless meron nga silang bagong desisyon na nakita na magbabago ng original na desisyon na walang moral turpitude ang hindi paghahain ng income tax returns at hindi siya barred o hindi siya perpetually disqualified dahil ang conviction niya ay penalty lamang, eh hindi talaga mababago na yung desisyon ng second division at ngayon po ng first decision, bagamat hindi pa na ilalabas. Pero thanks to Commissioner Guanzon, alam na natin kung ano yung butuhan dyan, no? 2-1 in favor of dismissing the petition. So, ang suma total, tuloy-tuloy po ang kandidatura ni Apo Bongbong. Wala pong makakapigil dyan at ngayon po, tanging desisyon lamang ng Korte Suprema ang po pwedeng pumigil dyan. Again, hindi natin po pwedeng i-second guess, no, kung paano magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero, gaya ng sinabi ko, meron din talagang paniniwala na ang mga desisyon ng mga specialized bodies gaya ng constitutional ng Commission on Elections, hindi lang siya expertise, no, hindi lang siya expert body, siya ay constitutional body na specializing on elections, no, are entitled to so much respect pagdating po sa Korte Suprema dahil ang mga Korte Suprema naman, they are generalists, no, samantalang ang mga Comelec commissioners are specialists in the field of election law. So sa tingin ko po, eh malabo na mabaliktad pa yung division, yung decision ng either second division or the first division na hindi dapat ma-DQ si Apo BBM. So rest assured, tingin ko po tuloy-tuloy po ang kandidatura ni Apo Bongbong because after all, paulit-ulit ko na pong sinasabi, kaya nga po tayo nag-i-eleksyon para ang taong bayan ang maghusga kung sino ang karapat-dapat na manungkulan bilang presidente. Kaya nga po sinasabi ko, isang tabi natin ang mga technicalities because the voice of the people is the voice of God. Eh, hindi ka man sang-ayon na karapat-dapat maglingkod si Apo Bongbong. Eh, sa demokrasya naman, ang nagdedesisyon dyan ay yung mayorya. At ang inaasahan po natin ngayon ay hindi lang tayo magkakaroon ng isang panalong presidente dahil siya yung pinakamaraming boto, baka po magkaroon din po tayo ng majority president. Ibig sabihin, karamihan ng ating mga kababayan, kung paniniwalaan po natin ngayon ng mga surveys, ay boboto kay Apo Bongbong. Matagal-tagal na po tayo na walang majority president. No? Kung hindi po ako nagkakamali, eh baka si... Well, actually, baka wala nga eh. Matagal na sa kasaysayan natin kasi hindi natin talaga alam kung ano naging resulta nung Aquino versus Marcos dahil nga nagkaroon ng people power, no? Hindi naman nakapaniponwala daw yung election doon, no? Sa ayon sa Comelec. So, anyway, sabi ng Korte Suprema, people power na yan, no? So, people na ang yung taong bayan na naghusga para maging presidente si Cory Aquino, no? Pangalawa, si FVR, minority president po siya. Sa dami ng kandidato noon, siya ang pinakamaraming boto, pero hindi po niya nakikuha yung 50 plus 1. Now, hindi ko lang po maalala kung ano yung statistics ni Erp Estrada, pero sigurado po ako na si GMA was also a plurality president, no? At again, hindi ko po maalala yung boto ni Noynoy Aquino, no? Pero kung magkakatotoo yung mga
surveys ngayon po, baka naman for a long time, eh magkakaroon tayo ng majority president at hindi lang plurality president. So, sumatotal, paano na ngayon ang mga inisinapublikong posisyon ni Commissioner Guanzon na dapat ma-disqualify si Apo Bongbong? Wala na po. Personal na paniniwala niya yan. Gaya po ng paniniwala ng mga petitioners, no? Pero hindi po sila ang magdidesisyon kung madidisqualify nga po si Apo Bongbong. Ang magdidesisyon po ay ang taong bayan. Kasi ang taong bayan ang maghahalal kung sino talaga ang dapat maging presidente. Sa ayaw at sa gusto ng ilan, nakakaunti siguro, eh magkakaroon po tayo ng presidente dahil ang maghuhusga ang sambayan ng Pilipino. Di ba po? Napakaganda ng demokrasya, no? Yung mga mamamayan, lahat tayo may karapatang magsalita. At nagsalita po si Commissioner Guanzon. Karapatan po niya yan. Ang tanong, paniniwalaan ba siya ng karamihan ng mga Pilipino? Yan po ang titingnan natin. Pero sa ngayon po, kung paniniwalaan ang mga opinion polls, talagang dissenting opinion po si Commissioner Guanzon. Super dissenting nga po, no? Dahil kung paniniwalaan natin, mahigit 62% ng ating mga taong bayan ay boboto nga po kay Apo Bongbong. Well, ang lesson po ay kapag ikay mahistrado, kinakailangan sumunod sa proseso. Dahil kung hindi, baka maapektuhan yung integridad mismo ng iyong institusyon. Ako naman po, palagi ko sinasabi, kinakailangan pinapalakas ang mga institusyon sa isang demokrasya. Tayo, mga tao lang tayo. Lahat tayo mamamatay. We will come and go. Personalities will come and go. Pero institutions will last. At ito mga institution naman po ito, na nakasaad sa ating saligang batas, ay para nga pong magkaroon ang demokrasya tayo dito sa Pilipinas. So sa tingin ko, nakabuti rin yung ginawa ni Commissioner Guanzon. Bakit? Pinatunayan niya na buhay ang demokrasya sa Pilipinas. Pero nakasama po yan dahil yung mga binato niya sa mga kapwa commissioners niya, hindi naman ata po maganda pagdating doon sa integridad ng komisyon. Hindi naman po pwede na hihingin mong mag-resign ang isang tao kapag hindi sumasang-ayon sa iyong opinion. Ang problema po, anim na commissioners na nagdesisyon dyan sa issue ng DQ at pare-pareho naman pong issues, lima po nagsabi walang disqualification. Iisa lang nagsabi na meron disqualification. Paano naman po natin iisipin na yung isa ang tama as against five, no? Siguro naman po ay we need to trust also in the collective wisdom of those who voted to dismiss the petition. Well, anyway, malalaman po natin kung anong magiging dahilan ng pag-dismiss ng first division. Pero ako po, hindi na po ako yung naghihimasok. Hindi na po ako yung nagsa-second guess kung anong decision yan. Kasi sinabi na ni Commissioner Guanzon na yan. No? Inuulit ko na lang kung anong sinabi niya. So, abangan na lang po natin ang actually paglabas niya. Now, importante rin po yung kung sinong papalit dito sa mga nagretirong mga COMELEC commissioners, no? Siguro po sa susunod nating uncensored spokes, meron akong mga sikretong sasabihin sa inyo na big time pagdating lalo na dyan sa posisyon ng chairman ng COMELEC. Pero alam nyo naman, yung chairman COMELEC ng COMELEC ay napaka-importante, no? Dahil nga yung issue kung merong kababalaghan doon sa huling eleksyon ng 2016 pagdating po sa posisyon ng vice president, lalong-lalo na, hindi pa natin po masasagot ngayon. Bakit? Nagtatago pa rin po yung dating chairman ng COMELEC na si Andy Bautista. At kung maalala nyo po, ako lamang at si Cebu Governor, aking BFF Gwen Garcia, ang nanindigan sa Kongreso na dapat siyang mapa-impeach nang malaman natin ang katotohanan. Mabuti na lang po doon sa Justice Committee kung sa kami inapi-api dahil dadalawa lang kami. Tatlo po actually, no? Si Congressman Tolentino, Bumble Tolentino ay pangatlo. Kaya lang, sabi namin na dagdag bawas pa kami kasi hindi siya binilang ang boto niya dahil hindi siya miyembro ng Committee on Justice, no? So dadalawa lang kami against the committee na nagsabi na dapat ituloy impeachment ni Andy Bautista dahil kami po ni BFF Gwenco, importanteng malaman yung katotohanan. Talaga bang nagkaroon ng dayaan? Kasi bagamat automated po ang ating election, sa mulat-mula, ako po yung naniniwala na sa teknolohiya ng Smartmatic, madali pong madaya. Makuha mo lang yung source code, po pwede ka na mandaya. So ang issue,
Bakit nagtatago si Andy Bautista? Anong tinatago niya? Bakit hindi niya isiwalat ang katotohanan? So, importante po yung mga issues na yan. Ngayong magtatalaga po ang ating presidente ng bagong chairman ng Commission on Elections. So, I think it is a foregone conclusion as far as the Comelec is concerned. Ibinasura na po ang mga petisyon for disqualification laban kay Apo Bongbong Marcos. Yung decision ng Second Division, promulgated. Yung decision ng First Division, in-announce po ni Commissioner Rueda Bangson. So sa mga supporters ni Apo Bongbong, gaya ko po, nakabahagi ng unit team. Congratulations, Apo Bongbong. This was a significant legal victory. And to the Filipino people, po pwede nyo nung pong pagpilian, isama sa pagpipilian si Apo Bongbong kung siya po ay karapat-dapat na maging presidente. Anyway, bukas po susubukan kong mag-uncensored spokes muli. Bagamat bukas po ako po ipapunta ng Cebu, no, i-announce ko po kung anong oras yung uncensored spokes. At ang hihimay-himayin na naman natin, yung di umano ay Senate Committee Report na nagsasabi na may pananagutan si Presidente Rodrigo Roa Duterte doon sa family issue. Gusto ko na sana po magsalita ngayon pero nais ko munang mabasa yung desisyon ng Senado para mabuti nating mabusisi kung tama ba o hindi yung ganyang desisyon. So abangan nyo po yan na bukas. No? Tatargetin po natin kasi alam ko ang flight ko kasi ay sa umaga. No? So tatargetin ko po yung usual time natin na mga 10:30 to 11. Ha? 10:30 to 11, himay-himayin natin ang Senate Blue Ribbon Report on Family. So ngayon po, congratulations again to Apo Bongbong. Congratulations sa lahat ng ating mga sumusuporta sa unit team dahil nawala po ang isang napalaking balakid para maging presidente at vice-presidente si Apo Bongbong at Inday Sara Duterte respectively. Hanggang bukas po, ito po ang inyong spokes ng bayan sa kanyang uncensored spokes. Good day to everyone.